Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang bagong trainer ni Magsayo, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So para nga po sa mga hindi nakakaalam ay hindi na ang legendary trainer na si Freddy Roach ang magsisilbing head trainer ngayon ng ating numero unong pambato sa featherweight division na si former WBC featherweight world champion Mark Magnifico Magsayo. Hindi natin alam ang dahilan kung bakit nagpalit ng trainer si Magsayo. Subalit wala naman pong samaan ang loob sa pagitan ni Magnifico at Freddy Roach. Sa katunayan nga ay sinabi pa ni Magsayo na sobrang nagpapasalamat siya kay Freddy Roach dahil sa mga naging experience niya dito at na isang malaking karangalan para sa kanya ang maging trainer si Roach. Ibig sabihin po nito mga idol ay hindi na si Roach ang makikita natin sa corner ni Magsayo para sa kanyang mga susunod na laban. At bagkos ang US-based Filipino trainer na si Marvin Sumodyo na. Siya na po ngayon ang bagong trainer ni Magnifico. Bukod dyan ay sa Brickhouse Boxing Club na din ngayon nag-e-ensayo si Magsayo at hindi na sa Wildcard Gym. So sana nga po ay mas lalong lumakas at gumaling si Magnifico ngayon. Lalo pat napakalakas din ang kanyang sunod na makakalaban, ang former Super Bantamweight World Champion Brandon Figueroa. Kasalukuyan naman na si Magsayo ngayon ang number 1 best Filipino active boxer base sa boxrec.com. Isang malaking accomplishment po ito dahil naangatan niya ang legendary former 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. na pangalawa lamang sa listahan. At ang pinakasikat na active Pinoy boxer ngayon na si Angas ng Pinas Janriel Casimero na pangatlo naman sa listahan. Sa kabilang banda naman mga idol ay kaya nga po sobrang agresibo ng mga atake at pagsampa ng kaso ngayon ng presidente ng Paradigm Sports Management na si Odi Atar sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao ay dahil ibinunyag po nito na bago umano pumirma sa kanila si Pacman noong taong 2020 ay humingi daw kasi ang ating fighting senator ng down payment na $3.3 million o mahigit 180 million pesos sa Paradigm Sports. At dahil nagbigay sila ng 180 million pesos kay Pacquiao at wala silang nakuhang laban kay Pacman sa ilalim ng kanilang promotional company, kaya naman nasayang lang umano ang perang inilabas nila para sa ating pambansang kamao. Bukod dyan, ibinunyag din ng Paradigm Sports na umabot sa $20 million o mahigit 1 bilyong piso ang damages na naidulot sa kanila nang dahil sa nangyaring paglabag umano ni Pacquiao sa kontrata nila. Samantala, hindi na nga po matutuloy ang nakatakdang exhibition fight ni Floyd Mayweather Jr. at ng Muay Thai superstar na si Liam Harrison. Ito po ay dahil sinabi ni Harrison na nagtamu siya ng isang leg injury kung saan hindi niya magagawang makapag-ensayo para sa dapat sana ay laban nila ni Mayweather. Pero ganun pa man ay lalaban pa din nga po si Mayweather sa February 25 sa United Kingdom. At ang kanyang bagong makakatapat ay ang MMA fighter na si Aaron Chalmers. Si Chalmers ay may professional MMA record na 5 wins at 2 talo. Bukod dyan ay inaasahan din ulit ng karamihan na wala itong pag-asang manalo kay Mayweather sa isang boxing match. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy, nakasertifikasyon ng